manalaysay ng GIL Church of Bandang Bulacan. At ngayon po, sa ating pong Daylight Devotion ay dumako po tayo sa ating teksto na pag-aaralan sa pagkakataon nito. At ito po ay nakasulat sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Ang sabi po rito, "So we fix our eyes not on what is seen, but on what is seen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, napakabuti po sa aming mabuhay. Napupuri po kami, O God, sa bahagi nito na kung saan sa Daylight Devotion ay naibabahagi po namin ang mensahe na nais mong paratingin sa amin at tandalayin po namin with the power of the Holy Spirit ay ikaw po ang tunay na mangunguna. You will lead us and you're going to guide us. Salamat po, Panginoon, sa karunungan ni pagkakalubo po and open the, our spiritual eyes and spiritual ears that we may know and understand the message that you want us to hear. So you will give us what we need to strengthen our faith more, O God, na makita po namin ang mga bagay na inahanda mo po sa amin. Hanggang sa muli mong pagbabalik, O God, ay makikita mo po kaming tapat na under your lordship, O God, na inang kinaming makasama kaming lahat ng mga mananampalataya mo sa grand reunion sa kalangitan. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ay binabalik po namin ang papuri, ang pasasalamat, tangi po sa pangalan na Panginoon Jesus. Amen and amen. So yun pong ating teksto ay nagsasabi na we fix our eyes on the unseen, hindi nakikita, which is eternal. So sa Tagalog po, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, ang sabi po doon, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So, yung nakikita pala po natin ay they will come to an end. No, but the unseen one, the spiritual things, ay yun po ang lasting. Ano po? Walang hanggan. So, bilang initial thought po sa ating teksto ay, ang sabi po rito nung ako ay na-involve po ako ng 1980s pa lang po sa computer, no? IBM pa ang sikat noon, and International Business Machine, ha? Pakalalaking mga makina po niya. But then, the word WYSIWYG ay na-encounter po yon, WYZIWYG, WYSIWYG. Ang ibig po sabihin noon ay, what you see is what you get. No, it's a computer in language, a computer parlance, na it means that it implies the ability to directly manipulate the layout of a document without having to type. Baga, ay nakakaroon ng manipulation sa paningin ng tao. So, WYSIWYG, what you see is what you get. So, as human beings, we are given different kinds of senses. So, they have the special functions that surely help us to live extraordinarily in this life. So, these five senses are the sense of sight, sense of hearing, sense of smell, and sense of touch, and the taste. No. So, but in this text, in 2 Corinthians chapter 4, verse 18, the eye has been given a distinction that our physical eyes or our sight can see two sides of the world. Two sides, the seen and unseen. So, what are the eyes can see? The seen physical objects, ay pwedeng nothing may explain, or we can describe it by its color, its size, and its texture. No. So, yun po yung nakikita natin sa kanya. So, what are the visible and obvious things nakikita po natin? So, we have that rainbow, no? Nakikita ang ganda ng rainbow. Minsan, sikat na sikat ang araw, biglang uulan, ay makikita mo nagkakaroon ng rainbow. Only God can do that. And the blue skies up high, no po? But actually, when you're in the airplane, you don't see blue skies. It's all white. Don't see clouds, no po? Na, puti po siya. Pero sometimes, you will just be awed, mamamangha ka, na ang design na ito ay gumagawa siya ng iba-ibang hugis in a high altitude, na mayroong hangin na malakas na blowing winds and airs and trying to redesign it in every minute, no? Sometimes there's this shimmering rays from the sun na nag-add pa ng additional glow, ganda, splendid sa mga ulap na ito. No, only God can do that. And then meron tayong mga down ng mga puno, the plants, the trees, and even in the forest na mayroon pa multicolor na isang down na iba-ibang kulay na only a divine one can do it. No. And then some different kinds of the birds flying in the sky, no? Flying high and low, undisturbed of the things and the noise down below. Wala silang pakialam sa ingay, sa ibaba, basta sila lipad na lipad ng mga ibon. Ang gaganda po. No? And the colored goldfish in an aquarium, nakita po, they enjoy the bubbles coming out of the aerator, yung nagkakaroon silang additional air doon sa ilalim ng kanilang aquarium ng tubig. And they're enjoying the swimming on the water with those bubbles. No? And then on sa ating mga kabahayan, sa mga towering buildings na nakikita natin, na ang gaganda ng mga design. No? Pero, sabi nga ay mapala tayo, mga may mapaningin dahil we can see all the things around us. So, ang daming magagandang bahay na likha ng Diyos. Siya lamang po talaga ang pwedeng gumawa nito. Yes, it is true. They are all vibrant and beautiful. But lahat ng nakikita natin now, or what? That they are all temporary and will pass away. No, that is a reality. No, for this world, it's in its present form is passing away. Sabi po niya ng 1 Corinthians 7:31, everything will pass away. No, lahat ng naririto, nakikita mo ngayon, may maaring mamaya o bukas, wala na. Everything decays. Everything is aging and wearing out. No, mga tao, bata, edad, mawala. The houses na yung tinitirhan mo, yung home that we love, and the wealth that we have accumulated. The profession na yung pinagkakakitaan,
yung relationship na yung pinasok o yung kinapapalooban, sabi po ng James 4:14 ay sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. So they are only for a time. Again, it's temporary. And then things like gadgets, cellphone, musical instruments, they easily depreciate. Alam nyo, the moment na bumili ka ng brand new laptop or cellphone, its depreciation already started when you step out of that store. Kumbaga, ang halaga na binili mo na laptop o cellphone ay unti-unti nang bumababa ang halaga. It depreciates already. Ganun kabilis ang bumaba ang halaga ng mga bagay. Later on, na hindi na uso ito, o kaya after year, mabagal na or obsolete na, and you have to sell it, or sometimes you have to give it to someone else, or you even throw it up. Pag, alam mo na, so lahat ng bagay ay nawawala ng halaga later on. Ang sabi ng Matthew 24 verse 25, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili pagpakailanman. So yun ang katotohanan. Everything here on earth will pass away except the word of God. No? So kaya po, tingnan po natin ang mga bagay nito na kasulat dito sa ating pinagbubulayan ng araw na ito. We fix our eyes on what is unseen, which is eternal. Which is eternal. Yung buhay na po yun. Life after life here is the eternal. So this is eternity. So buhay na walang hanggan. No? Kasama ang ating Panginoon. Remember that there are two kinds of eternity. The one eternity is with the Lord. In Romans 6:23, sabi nga doon, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. And the other one of eternity is with Satan in hell. No, sa kita po natin dalawa po yun eh. Eternity with God, the Lord Jesus Christ, and eternity with Satan in hell. Pag hindi mo siya tinanggap bilang pagtagapagligtas na yung buwan, sorry, yun po ang destination mo. Dahil ang Savior lang natin talaga ang Panginoon. So pag hindi po natin natatanggap ang Panginoon Jesus bilang pagtagapagligtas ng ating buhay, kailangan po natin gawin yun. Na siya ay ating magsisi tayo sa ating kasalanan at tanggapin natin po siya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. So sa pamagitan ni Apostol Pablo ay pinarating sa atin ng ating Diyos na pagandaan natin ang mga bagay na mas mahalaga, na may koronang maghihintay sa atin pagdating natin sa dako paraon ng ating buhay. Now again, what are we to do? Mag-focus daw tayo sa unseen, sa mga bagay na hindi nakikita, for this eternal. So what are the steps that we have to take to see the unseen? No, ano kailangan natin gawin? Number one, I walk through the eyes of faith. Walk through the eyes of faith. 2 Corinthians 5:7, sabi po ito, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. No, we walk by faith, not by sight. Meron din tayong awit na nagsasabing, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. For I want to see you. Yes, gusto ko natin makita ang ating Diyos. But what we have to open? Open the heart. Open the eyes of our heart. Ang tanong nga ay may matabang natin puso. So, yun po. Totoo po na meron pong mapananaw ang ating puso because this is the center of our life, our heart. And it has eyes. Maraming verses po tayong makikita na ang puso natin ay may mata. No? Unseen things, para ma-explain mo, ay kinakailangan ng ibang uri ng mata or pananaw. Ang subject of eternity ay isang bagay na kahit ang matalinong tao ay hindi kayang arukin ang lalim ng subject na ito. Wala tayong mga mata na maaaring talagang tumanaw sa eternidad. Kailangan mo ang faith to look on the laid foundation of God's word moving heavenwards. No? Kailangan po natin ng pananampalataya. And number two, we have to look on the world differently and act on it differently. Yes, we are still living here and we are on the world. We are on this world. No, but we have to look the other way around. Sabi nga ng Romans 12:2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. No, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung anong mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. No, which is, alam mo, kailangan natin magawa yung kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kumbaga, ay hindi tayo makikiayon sa takbo ng magulong sanlibutan nito. Alam po natin na magulo ang sanlibutan nito. Puno ng hinagpis, puno ng tukso, aliw at pita ng laman, no? Aliw ng sanlibutan. So we just have to look on the world differently and act differently on which God will be pleased and glorified with our life. So ganun po ang ano natin, kapag tayo hindi na umayon sa takbo ng sanlibutan na ito, God will be pleased with us as long as we follow and obey God's words and teaching. No? So number three, we have to rightly divide the word of truth. Ang salita niya kailangan, sabi nga ng 2 Timothy 2:15, ang sabi po rito, study to show yourself approved unto God, na a workman that need not be ashamed rightly dividing the word of truth. In this way, God's truth in His word will create the road and bridge to connect you and me from this material world to the world beyond our grips and flesh. No, yun pong salita ng Diyos ang magkupanik sa atin doon sa eternity. Only God's word can do that. Sabi nga ng Colossians chapter 3 verse 2 na ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. No, malinaw po yung pag-iisip natin, dapat hindi na pang mundo, pang itaas, pang kalangitan. So hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yun po, napakalino po ng mga tinuturo sa atin na God's word will lead us into the path of righteousness for His name's sake. Yun ang gusto niya eh. Maging matuwid tayo para sa kanyang pangalan. And that we will track the road heavenwards. Kanina nabanggit natin na doon ang nais nating daanin, yung pataas patungo sa heaven.
Because that is our real destination. So eternity is a reality. Nangusap at nagsalita ng Panginoon, ang ating Diyos tungkol sa eternidad, at hindi natin magagawang talikuran ito. Alam niyo, ang pagsasaliksik at pag-aaral ng patungkol sa eternity ay hindi pwedeng lakaran ng tao na hindi hawak ang Biblia. Na hindi ang Biblia ng source ng argument and information. Ligaw ka kung iba ang galing ng kaalaman na tungkol sa pag-aaralan mo eternidad, you will be misled. So malabo na matutunan ng tao ang lalim, ang hiwaga ng eternity kung sariling kaisipan lang ang gagamitin. Kung iyong sariling kaalaman lang ang iyong panghahawakan, tiyak nakasawian ang iyong kahihitatnan. No, sabi nga ng Romans 1:17, the righteous shall walk by faith. No, pero kung sa sarili mong kaalaman, ligaw ka, maliligaw ka. Kaya gayon pa man dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18 na ating pinagbubulayan, ay binigyan din ni Apostol Pablo na tumingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Dahil yan ang isang lugar na inihanda na ng ating Panginoon Jesus upang ikaw at ako ay manabik at sama-samang umasa na ito ay ating patutunguhan, iyan ang ating pupuntahan, doon ang ating destination bilang mananampalataya. So katulad nga ng sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 to 18, ang sabi po doon, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Yun po yung rapture. Doon to yung makikita, the grand reunion at in the clouds, no? At magkakasama-sama at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga, mga kapatid, sa verse 18, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So it is implied that there will be a grand reunion in the clouds. Nasasalubungin natin ng Panginoon at makakasama na natin ng Panginoon magpakailanman. Ang nakakasabi ko na isang larawan na ito na looking to our eyes of faith ay makikita mong naroon ang pag-aasa ng tayong lahat ng mananampalataya. We are all excited na nawa, lakarin natin ang landas nito sa pamagitan ng pananampalataya. At hindi malulugod ang Diyos sa atin kung hindi wala tayong pananampalataya. For it is impossible to please God without faith. But with faith, we know that all the plans of God na mangyayari ito para sa atin na nananampalataya, nananalig sa Kanya. We just have to look on the unseen things, which is more valuable and it has eternal value. So maraming salamat po. Tayo po ay muling manalangin. O aming Diyos na banal, tunay nga po na sa mensahe mo sa amin sa araw nito, ay we have to set our minds high above. We are not ordinary people. We are extraordinary people because we have an extraordinary God. That the supernatural glory that you have, alam po na yung Panginoon na ikaw po ang nagbibigay nito sa amin because you're the Holy One. We are unrighteous and you're the righteous one. But alam po na yung Panginoon sa mga salita mo na itong patutunguhan namin ay isang destination na tunay na lugar na inihanda mo na po para sa amin at darating ang panahon na magkakasama-sama tayo na lahat ng mananampalataya sa iyo na kumikilala sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas ay magkakasama-sama magkakaroon ng pagtitipon-tipon upang ikaw ang makitang liwanag sa kanilang mga lalakaran at wala na magiging hinagpis, wala na magiging pag-iyak, wala na mga kalungkutan, wala na sakit na darating sapagkat ikaw na ang maghahari sa aming mga buka, sa aming mga buhay at darating ang kalangitan na iyon. That reunion, O God, alam po namin, gaganapin mo sa intak ng panahon. Maraming salamat, O Diyos, sa aking mga kapatid na nakibahagi, sa aming daylight devotion na ito na you speak to them that from now on, we will focus our eyes not to the seen one, but to the unseen, which is more valuable and eternal. Salamat, Panginoon, sa inihanda mo pong mga lugar namin dyan sa kaitaasan, sa iyong silid, sa aming bawat silid namin dyan, sa tahanan ng iyong mama, ay inihanda mo na po para sa amin. Ingatan po ang bawat isang nakibahagi, ano man ang kanilang pinagdadaan ng kabigatan, ano man ang kanilang suliranin, O God, we know that you're an answering God. Let the peace that transcends all understanding will guard their heart and guard their mind. Maraming salamat po sa iyo sa oras nito at sa maghapon na ipagkakalumpong kapayapaan, kagalingan, protection, and provisions that you're going to give us, O Lord. Maraming salamat po, O God. Hayaan mo pong maibalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito'y tanging sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Muli po, si Pastor May Manalaysay po ito ng Jesus is Lord Church of Bandobulangan. God bless po.